Alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Almo, ang host at creator ng Alam Mo Ba? Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan ng isa sa importanteng kailangan ng tao, ang electricity. Samahan niyo ako na tuklasin ang kasaysayan ng electric company, ang Meralco. Ang Manila Electric Company, o mas kilala rin bilang Meralco, ay ang pinakamalaking tagapamahagi ng kuryente sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, 22 lungsod at 89 na bayan ang hawak ng kumpanya sa pagtugon ng pangangailangan sa kuryente, kasama ang buong kalakhang Maynila at mga kalapit nitong lalawigan. Meralco, Lopez, Building sa kahabaan ng Ortigas Avenue, Pasig, kalakhang Maynila. Ang pangalang Meralco ay hango sa pangalang Manila Electric Railroad and Light Company, na siyang dating pangalan ng kumpanya. Kasaysayan tanggapan ng Meralco, Malolos City Cultural and Heritage House, La Electriciste inorganisa noong 1891 at simula ng pagpapatakbo noong huling bahagi ng 1894, ang La Electriciste ang unang electric company na nagbibigay ng kuryente sa Maynila sa pagtatapos ng panahon ng Espanyol. Ang La Electriciste ay nagtayo ng isang central power plant sa Calle San Sebastian, ngayon Hidalgo Street, sa Quiapo, Maynila, noong 17 ng Enero taong 1895. Ang mga street light nito ay binuksan sa unang pagkakataon at noong 1903, mayroon itong mga 3,000 electric light customers. Pagtatag ng Manila Electric Railroad and Light Company noong 20 Oktubre taong 1902, sa panahon ng kolonyang Amerikano, ang 2 komisyon ng Pilipinas ay nagsimulang tumanggap ng mga bid upang magpatakbo ng electric tranbiya sa Maynila, at sa pamamagitan ng extension na nagbibigay ng elektrisidad sa lungsod at sa mga suburb nito, ang negosyanteng Detroit na si Charles M. Swift ang nag-iisang bidder, at noong 24 ng Marso taong 1903, ipinagkaloob ang original na pangunahing franchise ng Manila Electric Company. Ang Manila Electric Company ay nakuha ang La Electriciste at ang Compañía de los Tranvías de Filipinas, isang kumpanya na nagpatakbo ng mga tramways na inilabas ng Manila. Ang konstruksyon sa electric tram ay nagsimula sa parehong taon, bilang karagdagan sa pagkuha ng kuryente sa Calle San Sebastian ng La Electriciste. Nagtayo ang kumpanya ng sarili nitong steam generating plant sa Isla Provisora, mamaya naging Manila Thermal Power Plant, na nagpapatakbo ng sistema ng tranbiya, at sa dakong huli din ang electric service. Noong 1906, ang taunang kapasidad ng Manila Electric Company ay humigit kumulang sa 8 milyong kWh. Manila Suburban Railways Company si Swift ay iginawad ng isa pang franchise noong 1906 upang magpatakbo ng 9.8 kilometro, 6.1 na milya, extension ng linya mula sa Paco hanggang sa Fort McKinley at Pasig, at itinatag ang Suburban Railway ng Manila upang patakbuhin ang franchise na ito. Noong 1919, ang kumpanya na ito ay ipinagsama sa Manila Electric Company. Ang extension na ito ay isa sa mga pinakakumikitang mga linya ng Meralco. Noong 1920, nagkaroon ng 170 strong fleet ng mga streetcars ang Meralco, bago lumipat sa mga bus. Mamaya sa dekadang iyon, ang kumpanya ay nagpatakbo ng 52 milya ng mga tram hanggang sa 2 digmaang pandaigdig. Ang kagamitan at mga track ng system ay napinsala sa panahon ng digmaan at kinailangan na alisin. Power generation at pamamahagi. Sa pamamagitan ng 1915, ang henerasyon at pamamahagi ng kuryente ang naging pangunahing kita ng Meralco, na umuusbong sa mga operasyon ng pampublikong transportasyon sa mga kita. Noong 1919, binago nito ang opisyal na pangalan nito sa Manila Electric Company. Noong 1920, ang kapasidad ng kapangyarihan ng kumpanya ay umabot sa 45 milyong kWh. Noong 1925, ang Meralco ay nakuha ng Utility Holding Company Associated Gas at Electric, o AGECO, reorganized bilang General Public Utilities Corporation, o GPU, noong 1946, na nagsimula ng malawakang paglawak sa buong Estados Unidos at ng Dominion of Canada. Sa pinansyal na suporta ng AGECO, sinimulan ng Meralco ang pagkuha ng maraming umiiral na mga utility company sa Pilipinas, na nagpapahintulot sa kumpanya na palawakin ang lampas sa Maynila. Noong 1930, kompleto na ng Meralco ang pagtatayo ng unang hydroelectric power plant ng Pilipinas, ang 23 MW Botoken Hydro Station. Sa panahong iyon, ang planta na ito ay isa sa mga pinakamalaking engineering project sa Asia at bumubuo sa pinakamalaking solong pribado kabisera ng pamumuhunan sa Pilipinas. Ang karagdagang kapasidad ay nagpapahintulot sa kumpanya na simulan ang pag-hook up ng mga customer sa buong lugar ng Metropolitan, upang makapagmaneho ng demand para sa mas maraming kapangyarihan. Nagbukas din si Meralco ng retail store
sektor upang magbenta ng mga electric appliances sa bahay. Ikalawang digmaan ng pandaigdig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, puwersahang inilipat ng mga puwersa ng hukbo ng mga Hapon ang lahat ng mga ari-arian at pagmamay-ari ng Meralco sa Taiwan Power Company na kontrolado ng Hapon. Sa pagtatapos ng digmaan, ang karamihan sa mga dating pasilidad ng Meralco ay nawasak. Matapos ang digmaan, nabenta ang autobus franchise ng Meralco sa Halili Transport. Noong 1962, nakuha ni Don Eugenio Lopez, Sr. ang Meralco at sa wakas ay ginagawa itong ganap na pag-aari ng mga Pilipino. Noong 1962-72, pinalaki niya ang kapasidad ng kapangyarihan ng Meralco ng 5 ulit sa pagtatayo ng karagdagang mga istasyon ng kuryente sa Maynila na may 2 higit pang pinlano sa lalawigan ng Rizal. Panahon ng batas militar noong 1972, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos na idineklara ang batas militar, martial law, at inilabas ang presidential decree simbolo ng numero 40 na nasyon alisa ang henerasyon at transmisyon ng bansa. Ang pinakamatanda sa mga anak ni Don Eugenio ay naaresto upang hikayatin siya na ibalik ang kanyang mga negosyo sa rehimen. Si Eugenio Lopez, Jr., Jenny, ay sinampahan sa pagsasabuatan upang patayin ang Pangulo. Sa pamamagitan ng kanyang anak na lalaki na pinagbilanggo, si Don Eugenio ay sapilitang ibigay ang kanyang mga ari-arian sa isang pangkat ng mga kumpanya na nagkakahalaga ng ilang daang milyong dolyar, ngunit hindi pinalaya si Jenny mula sa bilangguan. Ang pagmamay-ari ng kumpanya ay inilagay sa ilalim ng isang kumpanya ng Shell na tinatawag na Meralco Foundation, Inc. na kinokontrol ng mga crony sa ilalim ng bagong nilikha ng National Power Corporation, NAPOCOR, na pinapatakbo ng Estado. Noong 1978, ang lahat ng mga pangunahing power plant ng Pilipinas ay pag-aari at pinamamahalaan ng NAPOCOR, kabilang ang mga halaman ng Metro Manila na itinayo ng Meralco noong 1960s. Gayunpaman, ang kontrol ng Estado para sa kumpanya ay nagsimula noong 1975 dahil sa pagtaas ng utang ng kumpanya at mga problema sa pananalapi sa loob ng dekada. Sa pagtatapos ng panahon ng martial law noong 1981, ang Meralco ay pinalawak pa sa Cavite at kanlurang bahagi ng Laguna, Rizal at Quezon, pati na rin ang mga bahagi ng Southern Bulacan. Post-EDSA, ang kontrol ng Estado ng Meralco ay tumagal hanggang matapos ang People Power Revolution noong Pebrero taong 1986 na bumagsak sa diktadurang Marcos. Ibinalik ni Pangulong Corazon Aquino ang pagmamay-ari ng kumpanya sa Lopez family, nang hindi sila nagbabayad para sa mga pagpapabuti na pinondohan ng Estado na ginawa sa martial law. Nagpatupad din siya ng isang executive order na pinapayagan ang kumpanya na direktang makipagkompetensya sa NAPOCOR. 2008 na pagsisiyasat sa lehislatura. Sa mataas na presyo ng kuryente ang Meralco ay nakaharap sa isang pagsisiyasat sa pambatasan ng Pilipinas para sa di umano'y labis na pagpepresyo. Isinasaalang-alang ng pamahalaan ang isang plano upang sakupin ang Meralco upang mabawasan ang mga singil sa kuryente. Ang Meralco at ang National Transmission Corporation, Transco, blamed sa isa't isa para sa mataas na rate ng kuryente. Sinasamba rin ng Meralco ang mataas na gastos sa pagbuo ng kuryente, mataas na gastos sa pagpapadala at mga buwis ng pamahalaan na ipinataw sa sektor ng kuryente mula sa pagbuo ng kuryente hanggang sa pamamahagi. Gayunpaman, pinabulaanan ni Pangulong Winston Garcia ng Pangulo ng Serbisyong Pangkalusugan ng Gobyerno, GSIS, ang kawalan ng katuparan ng Meralco, ang namumulik na burokrasya nito at ang pagkukunan nito ng kapangyarihan mula sa mga independenteng producer ng kuryente, IPP, na pag-aari ng Lopez family, at ang pangangailangan na baguhin ang Electric Power Industry Reforma Act, EPIRA, ng 2001. Sinabi ni Oscar Lopez na kung ang GSIS ay bumili ng Meralco, dapat silang bumili ng buong cash, habang maraming negosyante ang nagsabi na ang pagkuha sa Meralco ay hindi ang paraan upang bawasan ang presyo ng kuryente na depende sa pambansang pamahalaan at ang Pangulo. Ang isyu ay nakikita rin bilang isang mapangahas na paglihis mula sa iskandalo na ZTENBN at iba pang mga isyu ng pamahalaan ang itinuturing na kakulangan ng pangkalahatang pag-unawa tungkol sa isyu ng pagkawala ng sistema. Nalikas sa negosyo ng mga kagamitan ay nag-udyok sa dating holding company ng Meralco, unang Philippine Holdings, upang mag-issue ng mga patalastas na nagpapaliwanag ng pagkawala ng mga sistema. Syndicated estafa at bribery case. Ang kagawaran ng katarungan ay nagsampa ng mga kaso laban sa Meralco noong 22 ng Agosto taong 2008 na resolusyon ng 31 pahinang isinampa sa Pasig Regional Trial Court. Ang May 29 National Association of Electricity Consumers for Reform, NASCOR, reklamo ay nag-akusa sa Meralco ng ilegal na deklarasyon bilang kita na 889 na milyong piso sa pera ng mga mamimili na kumakatawan sa interes mula sa mga deposito ng meter at bill ng mga
mamimili na nagbabayad mula 1995, ang reklamo ay inirerekomenda para sa lahat ng mga akusado, mga opisyal ng Meralco noong 2006 na, Meralco Chairman at CEO Manuel Lopez, Executive Vice President at Chief Financial Officer na si Daniel Tagaza, unang vice-residente at Treasurer Rafael Andrade, Vice President at Corporate Auditor at Compliance Officer si Helen de Guzman, Vice President at Assistant Comptroller na si Antonio Valera, at Senior Assistant Vice President at Assistant Treasurer na si Manolo Fernando, 2006 na Meralco Director Arthur Defensor Jr., Gregory Domingo, Octavia Victor Espirito, Christian Monsad, Federico Puno, Washington Sisip, Emilio Vicens, Francisco Viray at dating punong ministro Cesar Virata. Ang reklamo ni Nayscor na nag-akusa sa Meralco ng ilegal na deklarasyon bilang kita na 889 na milyong piso sa pera ng mga mamimili na kumakatawan sa interes mula sa mga deposito ng meter at bill ng mga mamimili na nagbabayad mula noong 1995 ay agad na pinarating ng inakusahan na kumpanya dahil ang di umano'y 889 na milyong piso na lamang isang pangkaraniwang tinatanggap na prinsipyo ng accounting na binabalik ang naunang probisyon ng Meralco para sa mga deposito ng meter na mas naunang itinakda sa 10% kada taon ay itinuturing na masyadong mataas at itinakda sa inirekomendang 6%, sinabi rin ni Meralco kung paano maaaring maganap ang isang kaso ng syndicated estafa kapag naipahayag na at nagawa na ibabalik ang refund sa mga customer na nagbayad ng mga principal deposit principal kasama ang mga buwan ng interes bago ang ischedule ng ERC na inireseta at naglaan ng sapat na pondo para sa nasabing refund. Kasama rin sa Meralco ang kasong bribery ng GSIS Meralco pagpapaalis ng kaso ng syndicated estafa noong ika-6 ng Oktubre taong 2008, pinawalang saysay ng Pasig City Regional Trial Court Branch 71 ang syndicated case estafa na isinampa laban sa Board of Directors ng Meralco dahil nabigo ang pag-uusig na itatag ang lahat ng mga elemento ng syndicated estafa. Ang naghaharing hukom na si Franco Falcon ay nagpapahiwatig sa desisyon na ang lupon ay hindi ang uri na inilarawan ng batas na binuo upang gawin ang isang ilegal na batas para sa Board of Directors ay inihalal ng mga stock, ipinaliwanag ng korte. Sa makatuwid, ang akusado ay hindi kailanman sisingilin sa pagkuha ng bahagi sa komisyon ng syndicated estafa hindi lamang dahil hindi sila bahagi ng isang sindikato na isinasaalang-alang ng batas sa PD 1689, kundi higit pa, dahil walang ganap na estafa na katoon, ayon sa batas ng Pilipinas na bumubuo ng syndicated estafa, ang paksa ng pera o ari-arian ay dapat matanggap ng mga nagkasala, ang pera ay kumakatawan sa mga natipong interes sa kwenta at meter deposit na binayaran ng mga customer ng Meralco, hindi direkta sa board, kundi sa iba't ibang mga sentro ng negosyo sa Meralco kung saan ang mga customer ay nakipag-transact, nagpahayag ng kaguluhan ang Meralco sa paglisan. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Alam Mo Ba. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, 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 alam mo ba.